Ayan, so ito yung ating tubig galing sa deep well or atabay. Ayan. So napakalakas po ng agos ng ating pump, guys. Ayan, oh. Kaya mabilis lang po kami makapuno ng tubig kasi ano siya talaga, malakas po talaga yung buga niya. Ayan. Yan, so itong drum na to, guys, para to sa first filtering. Yan, so once a week nililinis ko po to kasi nagkakaroon po siya ng ganyan. So lilinisin ko lang to siya ng gamit lang itong sponge na ganito, tapos sabon. Once a week po yun, pati yung ating filter. Kaya siguro nagkakaganito dahil nga syempre maiksi lang naman yung tubo sa balon namin. Hindi naman ito malalim na balon. Yan, yung parang one and a half lang yung tubo na nakabaon dyan. So sabi ng nanay ko, baka daw sa mga puno na nakapaligid sa balon, ayan, yung mga ugat nila. Tapos syempre kapag malakas yung ulan, siguro yung mga tubig sa paligid nag-aabsorb doon. Ayan. So, meron kaya meron siyang ganito. Yung tubig namin, guys, is kapag unang ano, malinaw siya, ganyan na. Kala mo talaga parang walang mga lupa-lupa. Pero kapag nag-subside to, guys, halimbawa mga ilang oras na siya, makikita mo dun sa ilalim na marami ng lupa na naiipon. Yun, so, siguro nga dahil sobrang lakas din yung bukal nito sa ilalim. Yan, nakikita niyo to, guys, sa video ko, guys, yung sa paano kami nagkukay ng balon. Yan, sobrang lakas yung bukal nun. Siguro ano ba, yung ano rin ng lupa na dadala niya. Yan, pero sa ganun pa man, eh, ano po talaga, maayos yung aming pamamaraan kung paano kami mag-filter ng tubig. So, ilang taon na namin tong ganito yung pamamaraan na ginagamit namin. So far, so good naman. So, happy kami sa, ano guys, yung natutunan namin paano mag-filter ng water na napakasimple lang na paraan. Ayan, so ito yung ating first filtering, guys. Ginagawa namin to, guys, kasi syempre for healthy precautions, diba, kasi mababaw lang naman yung balon namin, so hindi natin alam kung anong mga components or mga nasasali sa tubig natin. So ito, guys, pwede na tong panligo, panlaba, ganyan, pero yun nga, may iniiwasan kami, so kaya gumagawa kami ng filter. Kadalasan, first filtering lang yung ginagawa namin. But then, mas maganda kasi yung quality ng tubig kapag naka-second, ano siya, second filter. Yun siya. Okay. Malinaw na malinaw ng ating tubig. So, same pa rin yung aking ginagamit na filter, guys, yung sa second, sa first and second, iisa lang siya. But then bala kong gumawa ng para talaga doon sa second filter yung talaga. But then hindi ko pa yung nagagawa. So, ito, okay pa rin yung resulta niya kahit ito pa rin yung ginagamit ko. So, ganun lang, guys, yung ating proseso. Paano kami mag filter ng aming tubig galing sa balon. So, sa mga gustong gumaya nito, guys, lalo na doon sa mga nakatira sa mga bukid-bukid, pwede yung subukan. Kasi lahat naman ng materials is nakikita lang natin sa bahay natin, maliban lang sa ating buhangin, which is kunin natin sa mga ilog or sa dagat.
mas madali kasi yung proseso na to dahil walang masyadong kailangan ng mga materials. Pang madalian ito guys, wala kang gagastusin. Ayan. So, sabi nga nila guys, masyado daw matrabaho yung proseso namin. Eh, yun nga. Talagang nakapagod kasi pwede nga rin namang gamitin na lang yung unang tubig, diba? Yung galing talaga sa pump at yung sinasala pa talaga namin. Pero, syempre, yun nga. Nasa atin naman yun kung kailangan natin salain o hindi, diba? Choice naman natin. Ito guys, ginagamit namin ito panghugas ng bigas. Pero hindi namin sinasabaw. Tapos, panghugas ng ulam, gulay, pampaligo, lahat ng mga, maliban lang sa paghuhugas ng pinggan, kasi sayang naman sa panglalaba. So, ito yung ginagamit namin sa panghugas ng pinggan at panglalaba. So, sabi nga nila, bakit pa daw sinasala, madumi ba daw, ganyan. Yun, hindi rin namin alam kung madumi ba talaga yung tubig namin or ano, kasi hindi naman namin yun na-test, diba, yung gamit yung pH, ano ba tawag nyo, yung parang sa pH ng water. Yun, so hindi pa ako naka-acquire ng ganong klaseng pang-test, but then gusto kong matry yun, kung makahanap ako ng ganon, para malaman ko talaga kung ano yung quality ng water namin. But then, yun nga, sa ilang years na namin tong ginagawa, or nabuo yung aming pump, sa awa ng Diyos, wala naman kami naranasan ng mga skin diseases, yung mga pamangkin ko ng mga bata, naliligo dito, yun, so, yung mga ano pa ha, yung mga baby pa talaga, ganyan. Hindi naman sila nagkakaroon ng mga skin diseases, ginagamit natin sa mga masusulang na parte ng katawan natin, so, wala naman ganyan sa pagkain, so, yun, kaya sabi namin, maano lang talaga siya, may time lang talaga na minsan lumalabo yung water namin sa pump kasi nga, mababaw lang siya. Pero, all in all, we're so blessed kasi hindi na kami ng problema sa tubig all year round. So, thank you Lord sa blessing din ng water. Thank you din guys sa panunood. Ayan guys, so pwedeng balte,
bubutasan lang po siya. Pwede rin pong planggana. Ayan. So, damihan lang po siya ng butas para mabilis naman tumulo yung tubig. Ayan. Tapos, una nating ilagay yung mga bato kasi nagsiserve po siya ng aeration po. Yung parang, kumbaga, kapag lapat na lapat kasi yung buhangin, matagal po siyang tumulo. Ayan. Tapos yung ating t-shirt na ginamit is cotton. Ayan, mas madali pong tumulo yung tubig. Tapos ayusin lang po siya paglatag para wala talagang butas. Kasi kapag mali yung paglatag ng t-shirt, maari pong lumabas yung buhangin. Sumama dun sa ating filtered water. Kasi nga, sobrang maliliit yung buhangin. Pag lumusot dun, wala na. Madumihan na yung ating filtered water. Yan. Tapos, ilagay na natin yung ating buhangin. Makita nga ba? Makita ilay ko sana. Ayan guys, so kung nais niyo pong gayahin yung ginawa ko, idea ko lang po ito guys. So, at ano naman siya, kapaki-pakinabang naman sa amin. So kung nais niyo pong gayahin, sundan niyo lang po yung kung ano po yung proseso na ginawa ko guys. Yun, so ang mahalaga po dun is magkaroon tayo ng malinis na tubig na gagamitin natin sa araw-araw. So thank you guys for watching. Daghang salamat sa pagdando sa aking mga videos. And God bless us all. Daghang tayong salamat guys. Please subscribe to my channel. And don't forget to comment, like, and share. And hit the notification bell.